Okay, so last. Ito, medyo ano to, medyo extension po ito ng, again, yung ating kakakupo tayo ng seminar about human and divine government. Okay. Dahil itong pangunawa sa ating gobyerno po at sa church ay napaka-importante para marami tayong ano din, magawa pa sa Panginoon plus yung kabaligtaran nun para hindi tayo mahadlang naman. Kasi minsan yung gobyerno mismo nakahadlang sa gawain ng Diyos. So, kaya this one, again, pinipeki po ng iba. Sabi kami, Katoliko, we believe in separation of church and state. And ngayon yun, yung panahon nila, hindi, baliktad. Katoliko mismo, nagkocontrol sa state. Kaya magbibito yan. Oh, huwag niyo kami itas kasi mayroong separation of church and state. Tapos magbibito yan, nag-preach yan. Oh, may pakailaman, huwag ka lang pinipreach namin dito kasi separation of church and state. Alam mo, may sarili yung gobyerno. Tama naman yun, kaso nga, yabang nila kayo, alam mo sila nagpauso doon, di ba? Samantala sila yung kalaban doon. Kaya isa yun sa mga last na Baptist distinctive, pinaglaban po yan. Bakit di magkasundo ang Baptist sa gobyerno? So talaga yun bakit? Sino bang madalas nasa gobyerno? Ano klaseng tao? Unsafe, mga kumap, di ba? Kasi ganito po yan ha, mga sa mga bata. Hindi kayo nag-iisip si Pastor, ay gano, aktivista ka ba? Ibang klaseng aktivista, di ako mag-uwerin ka dyan. Sige, pakiredi lang po yung pansit. Ganito po yan. Kung ang pinipreach mo, salita ng Diyos, okay? Ano yung mga wedding day preaching dito? Sino yung mga nakalabas? Si John the Baptist. Alam ka naman, ano, diba, sabi kanina, no respecter of persons. So, pag nagkasala, makuloko, mga official, ano sasabihin mo? Ano natin pag-usapan yan, tayo-tayo na lang. Hindi, kung likod ka ng Diyos, parang si John the Baptist, pakailang kung sino ba yung nangyari niya. Si Herod. Asawa, ang kapatid niya si Philip. Asawa ni Philip, inasawa niya rin. Diba? So, sabi ni John the Baptist, adulterer! Ako, hugot. Actually, kulong lang muna, di ba? Kulong siya, kulong. Hindi mo makakasundo ang gobyerno, yung sabi ko na sa inyo. Kung totoong lingkod ka rin, Diyos. At yung gusto kong sabihin kanina, bakit punong-puno ang gobyerno ng mga kulap? Bakit? The love of money, no? So, alam niyo po, ang ganda, may ginaya po kasi yung gobyerno sa gobyerno ng Israel dati. Which is yung voluntary, yung tax, parang tax yun eh. Pero hindi tax ang tao sa Bible kasi nga voluntary. Pag tax, hindi voluntary. Huwag kang magbayad kulong kayo. Amen? Yes. So, kaya dahil doon, ang pondo kayo ng gobyerno, sigurado. Hanggat may tao ka, hanggat may buhay yan, na makikita ka dyan, magtabaw sila magtabaw, ikaw, ching-ching, pasok na lang pasok yan. Kahit hindi ako, ikaw may idea. Kasi kawawa ko natin, wala akong idea dyan eh. So, kaya magtabaw na kayo sa gobyerno, kung kalap kayo. Kaya nung, yun nga, salamat naman kung ngayon, ganun kayo mga radio commentator ha, pero nung panahon namin, talagang galit lagi yan sa gobyerno. Initira, kaya pinapatay din sila. So, yun nga, kasi, ipondo natin pare-pareho yan, bakit ikaw mag-design? Kasi nga, tinoto natin. Yan. So, I believe, ganito yan. So, medyo, ano ko na rin, ha? Advance ko sa ating seminar. Ginaya lang nila sa church, pero hindi naman sila, kagaya ng church, na matino. Okay? Kaya natin sa Romans, ano, Timothy rin yun. Yan. May basa po dito. Here you go. Knowing this, that the law is not made for a righteous man, but for the lawless and disobedient. For the ungodly and for sinners, for
unholy and profane, for murderers of fathers and murderers of mothers, for manslayers, for whoremongers, for them that defile themselves with mankind, for men stealers, for liars, for perjurers, for sorcerers, and if there be any other thing that is contrary to sound doctrine. Okay, so may sasabi si Paul dito kay Timothy na, kasi nga, context dito po, yung mga, ano mo pinagkaiba natin sa mga ibang tao, no? Kung ikaw natuluan ka na, tulad yan sa, malaki po sa gobyerno natin, talo-talo po natin pagdating sa righteousness. Walang, ano, wala sa kalikingan natin yan. Tayo nga, di na kailangan, ano, bantayan, iba, bantayan pa ba tayo? Ngayon, nag-visit ako talaga nung, alam nyo naman, 2020, gusto tayo ikulong. Susana. Bantay ni Susana. Mahulog. Okay, ang anak ko, ang anahan tali. Saan si Richie at tulog? Buto na ko, anong hulog? Sila ako. Yan, so, kailangan ba tayong banal ka? Ibig sabihin, hindi ka naglalakaw. Sipag ka, mabaho ka lang. Hindi ka mananakit, hindi ka maglalakaw. Ano kailangan mong bantayan ka pa ba? Dapat sila bantayan natin eh. So bakit ko nasabi ito? Kasi nga, meron lang command sa mga gobyerno natin na dapat nilang gawin. Yun lang dapat nilang gawin. Hindi sila yung mag-act na parang mas tayo sa atin. Okay? Kaya ngayon, paano natin sila makakasundo? Diba? So never natin sila makakasundo yung level natin ng righteousness. Like pass na matagal na sila. Sila, pabaliktaran, ano sila, ang tawag dito? Prone sila sa corruption kasi nga yun, pasok lang na pasok ang pera eh. Ang gabay ko dito. Ay, kulang pa. Takasan mo pa yung tax. Ang sinabi lang sa kanila, ang legitimate na function lang ng government, yun nga, protektahan yung mga walang kakayanan, i-protect yung sarili nila. Ngayon, may mga public project niya, katulad ng pansada, okay ako dun. Kasi nga na, wala lang ano mag-contribute pa tayo dyan. Pero pwede rin yun, actually. Mga taga San Mateo, gusto nyo lang ano dyan, mga patag, mag-contribute kayo. So, yun nga, medyo mahirap yun. So, kaya ngayon, nag-work naman yan. Kaso nga, bakit yan? Mga potholes, mga tinitipid. So, di mo na alam kung talagang ginawa nila the best nila para mag-ayos siya. Di mo na alam eh. At ang balitaan niyo, mga minumorap yung mga pondo dyan. Ang pondo, ang binili mo sa ito, yung mga kalsada, 1,000,000. Titipirin nila yon yung materialis sa kayo service, kalahati lang nun, syempre may sira agad, hindi kuha na naman sa pwede ng bayan. So, hindi natin makakasundo ito yung gusto kong sabihin dito. Kaya, ito the history din, okay, Catholic na naman, we don't legislate this charity. Okay, huwag mo pilitin yung tao, parang kanina, individuals of liberty, kung hindi mo sila pinipilit, lalong hindi ka pwede, kasi yung state nga, namimilit yan eh. Tayo, hindi tayo namimilit, hindi tayo may compatible. So, and again, nasa history, yan ang Catholic sila, hinahawak nila yung state, hawak nila yung church, yung tao walang pupuntahan. Diba? So, kaya ngayon yun nga, kaya dahil pinapatay yung Catholic dati, tsaka yung Romans, kasi nga, yun yung tunay na sumusunod. Gusto nilang victim eh. Yung mga Kristiyano, matigas yan, matibay yan eh. Alam nila na hindi kami susunod, patay kong patay. Hilig namin tamang kami. Kaya ba't na muli nga, nagkaroon ng compromise, ginawa state religion yung Christianity. Again, nag-repent Christianity yun, naging Catholic. And therefore, kaya tayo sasama dun. Kaya ngayon, ang mga Baptist talaga ang proponent ng separation of church and state. Kasi di natin kasama, kung ayaw nyo kami, sige, kami magtatabaw, kami magtatax. Huwag nyo kami pakialaman, ganun lang yung sabihin niyan. Kung may tinuturo kami dito, ano lang yan, mga lukulong kayo, mga bakla, gusto kayo kasal yung ano. Hanggang kaya natin pigilan yun, pipigilan natin. Ngayon, kung talagang gusto nila yan, huwag din na tayong pilitin din. Huwag sabihin sa pati mga churches, dapat tanggap yung bakla, ha? Hindi pangyayari sa atin, amen? Sa imong baptist, hindi na kailangan. Nandoon ko na eh. Okay, so hindi tayo
nag-affiliate sa kanila. So marami pong history yan sa Catholic, ganun din po yun. So, sabi nila, o state religion na Christianity, eh, bakit yung mga, sabi ng mga marunong, so, hindi tayo dyan. Bandang huli, eh, Christiano na sila, sila yung persecute. So, ba't kayo sumasali dito? Ganun nangyari. So nakita niya, so ang history laging ganyan. Kaya nga ako, nababahala ako sa mga pastor na ganun. Body-body nila, mga politiko. Ano yun? Hindi na lang pwede siyang tama yun. Very, very compromised na. Kaya si Abante, yan. Yan ang ano natin dito. Natagal na yun. Dati yung sabi ni Pastor Rito. Kaya mo, hindi lang ngayon na ano. Ginagawa ni Pastor Rito, pagkabi-kabi na lang. Kaya sa akin, hindi pwede yun. Kung di mo sabi yung public, wala ko ba kung disco ng totoo yung English mo. Okay? Question! Saka mo may pansin na. Agape. Separation of church and state. Ano yung mga napasabot na utikin yung presidente tapos nandoon yung chief justice kasi ano yung Biblia sa kanya yung pasya. Yeah. Bakit ginagamit pa niya yung Bible para... Very good question. Sige, ganito po yan. Parang Katolik, oh. Kunwari, nadala po sila ng influence ng totoong Christianity. So in a way, nautuwa na tayo doon kahit paano. In a way, huwag ka rin gano'n doon, ay, Christiano yun! Hindi. Hindi tayo papaloko doon. Mataas yung standard natin mga babis kung para sa kanila. So gamitin nila. Mahala sila. Di tanawin lahat sila, parang, again, religion ng Catholicism. May lip service sila sa Bible. Kaya pag tinanong mo na, umintas, isa po sa Lord, baliktad na ginagawa. So yung Diyos nila, hindi ang Diyos ng Bible. So pero yun nga, matay matalino din tayo, baka naman, theory natin is, parang di pa tayo masaya eh. Diba, hayaan mo lang na gawin nila yung hindi na nila itindihan. Ang tayong hinahapit natin, bukod sa maligtas yung mga tao, mag-please ang Diyos, para marami tayong reward sa lahat. Yun, kung matalino tayo. Yun. So kung makakaiwas tayo sa gobyerno ng loko-loko, na nagagawa natin pa rin yung dapat natin gawin, na sila ayaw nila, hanggang maaari, okay yun. Amen? Amen. Hindi tayo mag-rebelde, oh, mga Katoliko yung presidente, wala mo sila. Individuals of liberty. Ano nga yan? Hindi tayo yung tipong ano, ipipilit natin yung blessings ng sino. Hindi nila maintindihan nyo. Kaya dapat masipag din tayo gawin yung dami ginagawa natin eh. Sa totoo lang, lalo sa Pilipinas, binigyan tayo ng kalayaan. Medyo mahirap, di pa nga mahirap yan eh. Alam nyo ba tayo nabigyan ng kalayaan dito pag tinrabaho yan ng mga itong likod ng Diyos. Dati na nung taon na sa akin, hindi maganda doon. Pagpasalamat na sa Diyos, huwag natin sayangin. Yung iba, ganun eh. Daming baptist ngayon, di ba? But, yun ang lagi kong tanong kahit kanina eh. Diyos, all meaning ba kayo? Daming baptist, wala lang eh. Kasi ba, ganun yung sabi lagi sa akin eh. But sa amin dito, ako lang ang Diyos, all meaning. Eh, sa'yo, sinabi ko na sa'yo. Pag hindi yung pinauna ng pastor, wala yan. Ano? Pwede yung mga definition natin kasi kung ganyan yung mga gobyerno, loko-loko sila, anong ginagawa nila? Lang? Judiciary. Yung mga Supreme Court nila. Okay, yung Supreme Court, wala naman silang kalapatan ng ano-ano lang nila, tabaho nila, interpret yung law. Okay. Kung galing naman sa Constitution, hindi mababaw yung Constitution sa kanila. Gano'n na nga. Kaya nga ganito yan, Steve. Parang kung kari, may tayong kumpanya na tinatag ng isang magaling na founder at ilagay niya lahat ng provision para dyan. Later, ito mga parang isulungan din, di ba? Ang una nag-establish na siyempre yung mga Panginoon, si Moses, na Joshua, nasa, nakapasok sila sa Promised Land, i-establish yun. Wala nang kinalaman Solomon dun eh. Inaalin niya na lang yung blessing na tinubay sa kanya ng Panginoon, tsaka ng tatay niya. Diba?
Ngayon, nandiyo na siya ngayon. Sana maging matino siya. Dapat. Eh, ganun din tayo ngayon sa ating gobyerno. Eh, dapat tayo pinakawatanagin yung tao dito. Kaya isa mga hindi ko sasayangin yung oras ko sa mga pag-enjoy-enjoy ng mga ano dyan. Pag walang kinalaman yan sa winning, which is na salita ng Diyos, secondary sa akin yan. Okay? Ito siguro fellowship, pero hindi ko nahahadlang kasi yan nga kahit yung ating yung people sa ano. Pero may blessing din, di ba? Natuwa na rin ako dun. Meron din tayo, ano dyan, people ko ano. Dapat meron ganyan. Then, play lang natin po kahit dahil yung family. Gusto nang i-revive yung soul winning. I-revive eh. Kailangan nilang i-revive. Kasi namatay eh. So, at asa na. Okay, dun yung, dun yung talk. Okay, so this time tayo pa yung merienda at habang nag merienda, pag ako tapos na, question and answer tayo. Sana magtanong kayo, kaya nga madali tayo maano pa. Sige po. Estes pa lang. Okay? Play tayo, daddy. Play tayo. Joshua pala. Sorry, Joshua. Di ba? Play ka, Joshua. Bye. 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 Yes, sir. Let's start the video.